Good morning, everybody. It's another day. It's another new day. It's another new week. It's another sunny day. It's another day of days. Yes, na yes. Today is Monday, May 15, and naka day off na si RC until May 26. Oh, yes, guys, everybody. Day off, day off, day off. Anong plan? Wala. May sipon. Guys, it's 8 a.m. in the morning here. Ang aga pa, no? Look outside, guys. Diba? It looks so nice, green and white. Dito na tayo sa labas, guys. Look at this. Ang ganda, diba? Para akong nasa ano? Para akong nasa forest. Pero look, lumabas si Sam, diba? Ang ganda. So guys, ayun. Plan ko lang today. I think I will go out to the church today. Because it's May at hindi pa ako nakapunta ng church this month. Pupunta ako today. Either this morning or maybe this afternoon. So we will see lang. Let's make the plan spontaneous na lang, diba? Para hindi tayo ma-stress. Charot. Naka-day off pa naman tayo. At hindi ako maglilinis today kahit na medyo may kalat-kalat is around me. Pero bahala eh. I just wanted to have a relaxing day and yeah, spontaneous. And hindi pa kami nakapag-breakfast anyways kasi maaga pa, hindi pa ako masyado. Pag maaga kasi hindi ako masyado nagbe-breakfast mga 9, okay na yun. So si partner gumagawa na ng coffee, siguro magdi-drink na lang ako ng coffee. So, we'll see you guys later if and I am outside, everybody. Ang ganda ng panahon, oh my god. It's sunny. So guys, papunta na ako sa downtown. I don't know, basta maghahanap talaga ako ng mga vegetables. Marami naman mga Asia store doon para hindi mapagod si RC. Mag-train si RC papuntang downtown. Para chill lang ang ating day for today, guys. Ayoko din na magstay doon ng matagal. Ang ganda talaga ng panahon. Hindi siya malamig, hindi din siya mainit. Malapit ako sa train station namin. Yun lang, na-chika ko lang. Hi everybody! I'm back home! Hinihingal ako. At saka, kakarating ko lang sa bahay. Kabigla siyang kumilimlim. Parang mauulan ata. Ang ganda na panahon kanina. Buti na lang nakauwi ako. Hindi successful ang ating shopping sa... shopping sa grocery. Sa Asia store, guys. Wala ang hinahanap ko. Naghahanap kasi ako ng kalabasa at saka sitaw. Kasi nga, gusto ko magpinakbet. Pero wala eh. Pero may nakita naman ako. Kita ko lang. Dito ako sa sala na gano'n, guys, naghuhod. Kasi maliit lang talaga yung nabili ko, guys. Ano lang talaga? Dalawa. Kasi nung pumunta ko doon, tatlong Asia store ang napuntahan ko, guys. Pero wala talaga. Tapos yung mga stocks nila is parang mga ano... Wala masyadong pang Pinoy, mga ganun. Pero dun sa Asia store, meron ako nakitang sudaho ng broccoli. I don't know kung anong lasa nito. So, try natin. Isi-steam lang to eh. At saka ito, saging na naka-slice. Saba. Dalawa lang yung nabili ako sa Asia store kasi ayoko lumabas doon na wala akong dala. Sabi ko, nahiya ako kasi maraming tao. Tapos yung exit kasi nila, isa lang. Tapos sa may cashier na din. Pag wala akong dala, parang kumuha na ako nito. At last, nakabili ako ng milk tea. Pero hindi ako bumili ng Dunkin' Donut kasi wala silang butternuts. At saka munchkin na butternuts. Wala talaga dito, guys. Ang hirap talagang hanapin dito sa Germany. I don't know. Siguro wala lang talaga sila. At you know what, guys? Meron na namang may nag-sale kasi. May nag-sale kasi, guys. Kasi mag-close na naman sila. Isang branch ng Kaufhof dito. Kaya ang daming sale. Tapos, akala ko nag-sale sila nung last month ata, yung pumunta ko doon. Tapos may nakita akong belt bag ng Calvin Klein. Akala ko nandun pa, pero wala na eh. Pero may nakita ako, guys. Naka-sale to from Picard. Hindi siya malaki, hindi din siya maliit. Ang ganda tong guys. Ang ganda niyang pang-travel. I know meron ako na ganitong style, pero medyo malaki yun eh. Yung sa coach. Pero ito, diba? Tapos meron pa siyang ito. Ang cute. Parang yung classic na leather. Tapos yung color. Diba? Ang ganda. Tapos meron pa siyang dalawang compartment sa labas. Zipper. Tapos dito. Uy. At meron akong ganito ulit. Nagko-collect ako ng ganito, guys, para sa mga bags ko.
Tapos meron pa siyang 1, 2, 3, 4. 4 na ano guys, sa lalagyan ng ball pen, ganyan. Tapos may... Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang dami mong mailagay dito sa loob. Ang nagagandahan kasi ako guys, kasi hindi siya malaki, hindi din siya maliit. So pang travel lang talaga siya. Yung mga maliliit ang travel lang, di ba? Yung one day travel lang. Kasi yung camera dito, kasha of course. Kasha pa din dito yung maliit ko na umbrella. Tapos pwede kang, yeah, cellphone of course. At saka meron din akong makita doon guys, para sa mama ko. Pero hindi ko nalang ipakita. Kasi matagal pa akong makauwi sa Pinas, yung November pa, tapos baka makita na mama ko kung anong binili ko sa kanya. Diba? Nandito lang sa plastic. Pero hindi ko lang ipakita, okay? So yun lang guys, nabili ko. At saka gutom na ako, hindi ako nag-lunch dun. Kakain na ako. And I'm back. And I'm back. What's that? And ito ang aking lunch for today. Itong bread na to guys, baked to ni partner. Brown bread to siya guys. With cheese and tomatoes. At ang ating tea. Sarap. Ang sarap. Meron lang akong short info na i-share. Lalo na sa ating mga bagong subscribers dyan. Gusto ko lang i-share na baka may nagtatanong na or nagwa-wonder na kung binibigyan pa ba ako ng pera ni partner buwan-buwan. Diba? So, sa mga bago dyan, hindi na po. Wala pa akong natatanggap na buwan-buwan galing kay partner. Kasi nung nag-start ako ng yung klase ko dito, meron na kasi kami sweldo noon. Kasi klase tapos trabaho. Hindi siya malaki, pero noon, since nag-start talaga ako, mga ano na ba yun? 3 years na guys. So 3 years na akong hindi binibigyan ni partner buwan-buwan. Pero may mga exemptions naman. So kunyari, pag kailangan ko na talaga, or pag ubos na yung naipon ko, or kulang yung sweldo ko, ganun. Nagtatanong naman siya kung meron pa ba akong pera, or kung meron pa ba akong natira sa buwan na to. So yun, hindi every month, pero kasi wala akong babayaran sa bahay eh. Sa pagkain, halos siya naman ang nagbabayad. Yung mga maliliitan lang na grocery, ako na nagbabayad nun. Pero minsan, binabayaran niya ako. Kahit na wala akong buwan-buwan kay partner, okay lang din naman. Kasi may sweldo nga ako. Tapos yung sweldo ko, may papadala ko lang sa Pinas. Tapos yung the rest, akin na yun. Yun na yung mga pinanggagamit ko kung anong binibili ko sa mga gusto ko. Tapos sa savings ko. Naubusan yung savings ko guys doon sa US. So ngayon, back to zero na naman. Kailangan na naman mag-save ulit. Kasi November, uwi na naman tayo na Pinas, diba? Sa mga bago dyan, hindi na po ako binibigyan ng pera ni partner buwan-buwan. Binagkakasya ko na lang yung sweldo ko sa mga luho ko. Minsan na naman ako bumibili, tapos pag bumibili ako, minimake sure ko naman na hindi mag-negative yung account ko, diba? Share ko lang konti. At shout out nga pala kay Lapang's Vlog. Thank you for subscribing. At sa mga nag-message pala tungkol sa aking kalusugan, thank you po sa inyong lahat. Tinatry ko po talaga as in 100% tinatry ko. Bago pa kasi ako nag-change ng aking eating habits. So mga a month ago lang. My eating habits before is namimiss ko talaga. Namimiss ko talaga siya. Kaya medyo there are times na kumakain talaga ako ng gusto ko. I know hindi naman yun good. Pero thank you po sa mga advice. Thank you po sa mga concerns. Maraming salamat po sa inyong lahat. And I'm back everybody. Guys, I'm having my coffee and it's already 2:45 PM. Well, anyways. So guys, hindi pa dumating si partner kaya ako na lang. Mauna na lang ako kakain ng cakes. Ito pala cakes na binili ko nung last Saturday. Doon sa favorite namin na baking and pastry. Ang sarap nito guys. Cheese siya eh. Tapos, I don't know kung ano ba tong na brown. Hindi siya chocolate eh. And then, nag-accept din sila ng mga occasional celebrations. Ang sarap talaga ng cakes nila doon. Kaya minsan, bumibili ako doon. Tapos, natatawa din ako guys. Kaka-upload lang natin ng latest natin na vlog. At may nag-comment si si Ma'am Josie Coral. Ma'am, hindi ko pa po birthday. Thank you po. Pero matagal pa po yung birthday ko. Na-shock ako. Sabi ko, birthday ko ba ngayon? Tapos para akong na-shock, para akong na mesmerize or what? Tiningnan ko ulit yung dates, baka na-ano lang ako. Tapos ni-review ko yung videos ko. Sunday special lang siya. Thank you po. At saka si Cleofi Antonio din nag-greet. Hindi ko po talaga birthday ngayon. Na-shock lang ako. Tapos nag-message ako kay Ann. Birthday ko ba ngayon? Ba't may nag-comments na birthday ha? Ng happy birthday sa akin? Sabi ni Ann, eh, hey, baka last yan, nung previous vlog mo. Hindi. Yung latest vlog ko may nag-comment. Si Ma'am Josie Coral nag-comment ng birthday ko.
Na-shock talaga ako, guys. Ma'am Josie Corral, pinatanda mo naman ako na madali. Sa December pa po yung birthday ko. Pagbasa ko talaga, medyo natakot din ako, guys. Sabi ko, baka nakalimutan ko birthday ko nga. Pero hindi, tagal pa po birthday ko. Natatawa ako sa sarili ko kasi pagbasa ko ng message, nag-overthink ako na, baka birthday ko nga. Tapos hindi ko lang alam, ganun, mga ganong pag-iisip. Tapos, oh my God. Happy ako, guys! Naabot natin yung 700 subscribers today, May 15, in the afternoon. Monday. Thank you, guys! Naka 700 tayo! Thank you po sa mga subscribers. Thank you sa mga newcomers. Maraming salamat po ninyong lahat. Naka 700 na po tayo. Go, 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 go! Malapit na! Laban! Yun lang. Natatawa ako talaga sa sarili ko. Hindi ako nakaget over sa birthday, ha? It's my birthday! Pero plank lang pala. Na-plank ako kay Ma'am Josie Corral talaga. Kasi pagbasa ko talaga, birthday ko. Birthday ko. Nag-double check talaga ako sa dates, guys. At saka sa month. Sabi ko, my God, tinanong ko yung calendar ko. No! May pa ngayon. Ay, no. Yun lang. Ma'am Josie Corral, thank you. Na-plank niyo po ako. Yun lang. Good evening, everybody. Here we go again. Our Lamon Serie. Guys, late ako. Na hindi naman siya late, pero usually kasi 5 kami mag-dinner, di ba? Pero ngayon, it's already 7 p.m. Andito na pala si partner. Pero kumain na siya ahead of time, guys. Mga 6 ata. That was 6 p.m. You ate already. Ako, hindi pa kasi ako nagutom kasi late ako kumain ng cake. So, ngayon, pinagprito ko siya ng aking salmon. Nakaprito to siya, guys, sa ano ha? Sa... ano tawag doon? Olive oil. Oh, di ba? It's so healthy. And we have brown rice. Also healthy. Yeah, brown rice is healthy. And mayonnaise. Oh, not. I have mayonnaise here, but okay. Okay lang. But we have here our... yung nabili ko kanina, guys, sa Asia store. Yung dahon ng broccoli. Blinunch ko lang siya very quick. First time ko kumain ng dahon ng broccoli. Tingnan natin kung ano ang lasa, di ba? First, ito muna kakainin ko sa mga ganyan. Nakita ko sa ano eh, sa mukbang ng mga, sa mga Thai. Kung kain sila, ganyan-ganan, no? Di ba? And then eat. It tastes like spinach. Para lang siyang spinach, guys, na alugbate sa ng Cebu. Ganun. Kain tayo, guys. Maliit lang na mayonnaise ang ginamit ko, guys. I think sarap magkamay. Magkakamay ako. In fairness, guys, masarap ang dahon ng broccoli. Meron siyang pait, pero hindi bad. May pa, ano pa, may papa-apa. Pinoy na Pinoy talaga, di ba? Yung taba ng isda, ang sarap, no? Ayaw niya, guys. Sarap! Nasa bahay naman tayo, di ba? Gusto ko sana magsabaw, pero tinamad lang ako, guys. Para maubos ko to. Akala ko hindi ko maubos yung ano, salmon kasi malaki siya eh. Ang sarap yan ito pag may suka, pero hindi pa ako pwede sa suka, guys. Yung suka na may ano, sili tsaka tomato, tapos may onions. Palagi ko talaga ito nakikita sa ano, mga mukbang. Tapos kinakain nila hilaw pa. Na-try ko rin siya hilaw, pero mas bet ko yung ano, naka-blanch. So everybody, yun lang ang ating vlog for today. Thank you for watching. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, our new subscribers. Hi! Welcome to RCBL's vlog. Enjoy and thank you for subscribing. And guys, if you like this video, please click the like button. At sa mga hindi pa nakasubscribe, click the subscribe button. And of course, the bell buttons para naman sa gustong ma-notify every time na meron akong new upload. Thank you guys, and until my next vlog, tschüss!